since mga 2 years old po ako, kinakwento po nila mama. Kumakanta po ako sa harap po ng salamin. Tapos, ang dami ko pong artista ng mga idol. Then, dream ko po talaga maging artista ever since. Bali, hindi po ako pinipilit nila mama. Ako po talaga since baby po ako. Tapos, one time po, nag-audition po ako para sa isang commercial. 500 po yung bata na nag-audition. Meron po mga galing po sa ibang bansa. Pero tatlo lang po kaming nakuha. Ako lang po yung nag-iisang babae po doon. And isa po ako sa mga pinakabata po na nag-audition. So, after po noon, sa commercial po na yun, nakuha po ako. Doon po ako din na-recognize, na-discover po para po sa True Disbelief. So, yun, sunod-sunod na po yun. Meron pa nga po dati nag-audition po ako sa Little Miss Philippines. Parang ako po yata yung pinakamababang score. Pero talagang siguro meant din po talaga para sa akin maging artista po. So, kahit natalo po ako doon, binigyan po ako ni God ng iba pa pong mga opportunities. Ang dream ko is to have my own commercial. Gusto ko maging commercial model, ganyan-ganyan. Gusto ko lumabas sa TV. Eh yung pala, higit pa sa commercial model yung natamo ko, na naabot ko, naging artista pa ako. Pero hindi ko rin alam na magiging artista ako. Parang nagkataon lang, I guess you know if it's in your mind, pag pre-project mo sa isip mo na itong gusto mong mangyari, the universe and God, you know, parang they all work together to bring it to you, to make it manifest. Nag-pictorial kami ni Alfie Anido, we fell in love, naging love team kami. Tapos yun, from there, tuloy-tuloy na, naging artista ako. So even more than a commercial model, naging artista pa ako. And I did not only one commercial, but several commercials. Isa sa mga pangarap na natupad, yung pagiging nanay at saka asawa. Kasi gusto ko talaga maging wife at saka mother. Before I got pregnant, gusto ko na talagang magkaroon ng baby na I was willing to adopt. So, sabi ng mga kapatid ko, wag na lang. Kasi, you know, bata ka pa naman, antayin mo yung right time na magiging mommy ka talaga, ganun. Kasi, kung para sa'yo yung mag-adopt, darating at darating yan. Anyway, after how many months, at bigla na lang akong nabuntis. Tiyang! Ayan, at kambal pa, boy and girl. And then, nung kinasal na kami ni Zorin, feel na feel kong gamitin yung apelido niya. Kasi nung time na hindi pa kami kasal, every time we would travel, ako lang yung Villaruel, silang tatlo, Legaspi. So parang feeling ko, oh my gosh, left out ako. So nung kinasal kami, feel na feel ko talagang gamitin yung Legaspi. So every time nagsasign ako ng documents, talagang Carmina Villaruel - Legaspi. So feel na feel ko yun kasi talagang gusto ko talaga na maging wife at saka mother. Yung akin, may mga pangarap ako sa buhay. Unfortunately, hindi ko na abot masyado. Hindi naman sa abot, pero parang now that I'm thinking about it, I'm so blessed na natanggap ko yung iba palang pangarap, hindi kailangan matupad lahat. Kasi there are better things na nangyari sa buhay ko, which is ibang pangarap ko na trabaho sana. But dito ako bumagsak. Hindi ko pinangarap na maging artista, pero dito ako dinala ng Diyos. And I'm very thankful dahil at the end of the day, I'm working with different people, with lovely, beautiful people. Sobra-sobra pa sa pangarap itong naaabot ko ngayon dahil nagkaroon ako ng bahay, nabili ko yung gusto kong bilhin, nagkaroon ako ng pamilya. Kung yung ibang pangarap na yun na natupad, baka hindi ko naabot to. Itong kung ano man meron ako ngayon. So, hindi ko man nakuha yun, yung pangarap na yun, mas higit pa pala ibibigay na Diyos na pangarap na hinahangad ko. Parang looking back, inisip ko, wala naman talaga akong biggest like dream. Kasi with showbiz, nung bata kasi ako, yung mommy ko talaga yung nagpo-push sa akin. Like, siya yung nagdadala sa akin sa mga TVCs. Pero sobrang mahihiyain ako. So, ang naging reaction ko, parang lalo akong lumayo. Siya talagang may gusto kasi. Pero later on, nung pagtanda ko na, diba, I've been in showbiz since I was 18. So, noong una, hindi pa ako masyadong serious about it.
So okay lang minsan kahit walang work. Pero nung nirelease ko, ang tagal ko na dito and wala naman akong, parang sabi ko, I'm already here. So pinangarap ko na rin na sana ma-recognize yung talents ko. And I think somehow naabot ko naman yun kasi may mga nakaka-recognize na naman ng talent ko. So ayun, I think that's one dream na naabot ko or maaabot ko pa.